So, try natin. Ang mobile user nga lang pala siya. Ito nga pala yung Xeonus Mode 2017 or 18. Hindi ko alam. Basta ang kailangan ko lang, stabilizer. Sa Lazada ko nga pala siya nabili. Problema, ewan ko lang about sa warranty. Pero, maingat naman akong tao, lalo na sa mga gadgets ko, so hindi ako nag-aalala about dun. Kasi nga, 9,000 sa Henry's. Pumunta ako ng Quiapo, less, 500, gano'n. Tapos, nakita ko sa Lazada, 6,750 lang. So yun na, kadarating lang guys. Galing pa sa motor. Yung gimbal natin. So, buksan na natin. Daw. Sipo pa. Yes. So, balik sa tayo. Yun! Tatanggal din. Sa loob niya ay nakabag pa. Buksan na natin. Ah, ganda. Walang yun? So, ano bang ginagawa dito? Plastic na pala siya. Ito lang yata ang bakal. Try na natin ha. Ipapasok na yung phone ko. So yun guys, para buksan. So matagal ang pindot. You can also take a full manual control using the joystick to get the shot you want. Pagpapatayin nyo is isang pindot lang. Ayan na. Wala na. The mode button allows you to switch from one mode to another. The default mode is called the pan following mode and I used it most of the time. So yun guys, isang pindot na matagal. Para buksan. If you press the mode button once, the gimbal will enter the locking mode, which is great for the smooth pan and tilt shots if you want to film a particular object. Automatic na siya. Tapos mode, the mode. Some live streaming services, you simply need to unscrew the screw holding the phone cradle to change the position. If you press the mode button twice, you will enter the pan and pitch following mode, where the gimbal moves towards the direction you point the camera to. Dalawa. Tatlo. The last mode is the selfie mode and it is triggered by pressing the mode button three times. This is actually a secret mode that is not mentioned in the instruction manual, but hey, it works great too. Tapos dalawang pindot. Isang pindot, yun lang. Dalawang pindot, tatlong pindot sa likod. So guys, hindi ko alam, ang hirap niyong pag-aralan. Kailangan talaga ng masusing pag-aaral. Kasi ang gulo, kanina pa ako naguguluhan. Try muna natin lakad, focus ulit kay Akira. Takbo, focus kay Akira. Takbo talon, focus kay Akira. Ang pros ko is siya yung pinakamura stabilizer na nakita ko compared to sa CDR King ha. 4,000 lang sa CDR King. Pinanood ko yung ibang videos, so far siya naman yung pinakamaganda na nakita ko. Pasok sa budget ko. Some live streaming services. Cons. So guys, hindi ko alam. Ang hirap niyong pag-aralan. Kailangan talaga ng masusing pag-aaral. Kasi ang gulo. Kanina pa ako naguguluhan. Pindot-pindot. Dalawa. O, tiyo mo. Sabi, tatlo daw yan. Kaya magulo talaga eh. Tapos pangalawa is, paano na tong mic ko? Diba? Yung nilalagyanan. Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. O, dito? Yan? Hindi ko lang kung saan siya ilalagay ngayon. Pero may nakita ako sa Amazon. Ang problema, hindi makatarungan yung price. Sa liit niyan, mahal. So yun na guys, sa mga bibili na to, kailangan nyo talaga ng oras para pag-aralan. So guys, thank you sa panonood. Bili na. Maganda naman so far. Bye-bye!